So yo, what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po tayo ditong sitwasyon ng motor na dinala sa ating ngayong umaga. Ito po ay Rusi, mga idol. Ayan, Rusi Matsu 175. Problema ng customer natin dito ay starting problem. Ayaw mag-start. Bakit daw ayaw mag-start? Eh, pinaayos pa lang nila nito. Pinagawa pa lang. 3 days pa lang daw, shutdown na, hindi na nag-start. Well, alamin natin yan sa video na ito. Alright, so huwag na nating patagalin, umpisa ang kagad natin to. So mga idol, bago tayo mag-umpisa, tignan muna natin kung malakas ba yung battery nito. Siyempre, buksan po natin yung kanyang susi. Yun, so sa ilaw na pinakikita, no, malabo, ayun o. Sa ilaw na pinakikita sa ating dashboard, eh makakapagpa-start pa to, mga idol. Nga, check natin. Oh, malakas nga yung kanyang busina, di ba? Ito yung kanyang start. Ayaw talaga. So press natin. Press natin dito, baka naka-switch sa clutch. Diniin ko na. Yan, wala, baka bila, baka. So wala talaga. Wala mula tayong naririnig na tick sound or lagatik na sound. Dalawa lang po yan. Pag ganyang scenario, malakas naman po yung battery. Dalawa na lang i-check mo dyan. It's either dito sa switch, no? Baka may lost connection. Or dito po sa kanyang starter relay. So dito muna tayo sa starter relay. Kasi wala naman tayong naririnig na tick sound dyan o lagatik. Kaya bubuksan natin to. Nandito po nakalagay yung kanyang starter relay. So, buksan na natin. Yun. Nakita nyo ba yung nakikita ko? Yun nga, pinaayos na daw yung kanyang starter relay. Ano ba ginawa dito? Ayan o. Starter relay po ito na pang XRM yung ginamit. No? Convert si gumawa. Yan, buti hindi pinutol dito sa part na ito rito. Ayan. So, syempre, ito po yung kanyang wire. No? Check natin dito kung ito ay may positive, no? Na supply, kasi ito po ay positive trigger. Gamit ang test light, mabiverify kagad natin yan. Okay. So itong linya na ito, hugot na. Itong linya na ito, mga idol, ito yung galing sa push start o sa ating push button. Naka-negative yung ating isang clip ng ating test light, tapos i-start natin. 'Yon, umiilaw. So ibig sabihin may supply po ng positive dito. Okay? Ayun, baka sabihin mo naman na laglag lang. Balik natin. Yan, start ulit. Wala talaga. Kahit tick sound, wala akong napi-feel sa starter relay na ito. Hindi ito po yung kanya original starter relay, ha. Meron po ako ditong sample ang starter relay na ikakabit. Okay? Pero bago yun, tanggalin muna natin tong kanyang nilagay. Tanggalin muna natin to. Yan, para-paraan si gumawa dito. Yan, mga idol, no? Tanggal natin yung electrical tape. Tingnan mo yung ginawa niya dito sa kanyang starter. Alright. So, check natin ito. Irerekta muna natin sila pag didikitin natin to para malaman natin kung gagana nga ba yung kanyang starter, no? Pag dikitin natin, papag-spark natin to. 1, 2, 3. Yun, no? Yun. Umandar po yung motor, mga idol. So, ibig sabihin, walang problema yung starter motor. Walang problema dun po sa switch, no? Patay muna natin. Para mas marinig nyo, no? Walang problema sa starter motor. Walang problema yung switch. Kasi nakikita nyo naman, nag-trigger yung itong part na ito rito, no? Nagsusupply ng positive dito.
Yung starter relay lang talaga yung hindi nagpro-produce ng power. No, so yung may problema, starter relay, bago-bago, convert-convert, hindi naman gumana. Alright? So, papalitan natin ang RUSI or yung kanyang stack, no? Parang ganito yung ano lang yan, mga idol, oh. Ayan. Dito yan, ayan. Ganyan. Pabilog. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Ito bilog, ito. Wala. Labog, taod. So, tatanggalin natin dito at ikakabit natin muna, okay? Kabit ko muna. So, ayan o, naikabit na po natin yung positive na galing ng switch, ito na po. Naikabit ko na. Then, yung minodify natin, dito na tayo naglagay ng negative sa battery mismo para malakas yung source na negative. Yung ating pinalit na starter relay, ayan, nandyan na. So dito naman tayo sa taas, subukan natin kung gagana, no, on sa susi. Start tayo, start. Yun. Okay, no, one click lang. Isa pa nga, isa pa. On. Yun, alright. So okay po yung kinabit nating starter relay. Right. So ganun lang po siya, mga idol, troubleshoot. Kung saan po yung problema, kung sa starter o sa push start, no, ganun lang po mag-troubleshoot ng problema ng ating starter. Yun. So, ganito lang muna yung video natin, mga tropa. Sana may nakuha yung tips at kalaman sa ginawa nating video ngayon. At kung nagustuhan nyo yung ginawa nating video, ay baka naman po tingin na isang thumbs up dyan, palike at share na rin ng ating video. Yeah, so, ganito lang muna tayo. Peace out muna, mga tropa. Bye-bye! Salamat po!